Mga kwento mula sa landas, sa wika at pagbasa. Sa plaza. Masaya sa plaza. May banda at parada. Maraming bata at matanda ang nanonood. Iba't ibang bagay sa exhibit ang makikita. Mga prutas at pagkain, mga bag, sombrero at sapatos. Pawang sariling produkto natin. Sa may daan. Nasa daan sina Ana at Ben. Papasok sila sa paaralan. Iba't ibang sasakyan ang nakikita nila. May malaki, may maliit, may mahaba, iba't iba ang tunog ng mga ito. Pip, 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 ing, 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 broom, 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 tak, tak, tak. May malakas, may mahina, may matinis at mahaba. Iba't ibang kulay. May isang bata, bumili ng lobo, ngunit di nagtagal, pumutok ang lobo. Umiyak ang bata, sinabi sa sarili, "Sayang ang pera kung ibinili ng lobo. Kung pagkain sana, nabusog pa ako." Ang mag-anak. Masaya ang lahat sa aming tahanan, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si lolo at lola at akong bunso nila. Lahat kami sama-sama. Magpakilala tayo. Sa palaruan isang umaga, dalawang bata ang nagkita. Hindi nila alam ang ngalan ng isa't isa. Ako si Rosa, ang iyong kaeskwela. Ako naman si Nora. Natutuwa akong maging kalaro ka. Ang masipag na langgam. Masdan ang maliit na si Langgam. Siya ay masipag at matiyaga. Nagtitipon siya ng mga pagkain sa maghapon. Kaunti man o marami man ang makuha, hindi siya nagpapahinga. Iniisip niya ang darating na tag-ulan. Simula na. Iba't ibang bagay ang matututunan. Halina't magsimula sa pagsasalita't pagbasa, sa gawaing pakikinig at maging sa pagsulat, tiyak na masasanay at kagigiliwang tunay. Ako, ikaw, siya, Pilipino. Ako, ikaw, siya, mga batang Pilipino. Sa isip at gawa, maging sa salita, lahat kinagawa para sa sariling bayan. Ang bisiklet ko. May pasalubong sa akin si Kuya Pidring. Isa itong bisikleta. Mabilis tumakbo ang bisikleta ko. Ngunit hindi ko ito iniingatan. Lagi ko itong iniiwan sa daan. Iba't ibang bata ang sumasakay rito. Di nagtagal ay nasira ito. Wala na akong magamit na bisikleta patungo sa paaralan. Ang malikot na sisiw. May isang inahing manok kasama ang kanyang mga sisiw. Nakatira sila sa silong ng isang kubo. Araw-araw ay naghahanap sila ng pagkain. Isang araw, kinausap ng inahing manok ang mga anak na sisiw.
huwag kayong masyadong lalayo. May isang lawin na nag-aabang upang kayo ay dagitin. Ngunit may isang sisiw na malikot. Sa paghahanap ng pagkain, siya ay lumayo sa mga kasama. Hindi niya nakita ang papalapit na lawin. Patuloy siya sa paghahanap ng uod. Nang dadagitin na lamang siya ng lawin, nagtatakbo ang sisiw. "Inay! Inay! Tulungan ninyo ako!" Tumakbo ang sisiw patungo sa inahing manok. Takot ang malikot na sisiw. Mahusay mga bata, natapos mong basahin ang mga kwento. Abangan ang mga susunod pang video. Subscribe na dito sa All Out TV!